Yo! Kamusta mga kaibigan? Nagbabalik ulit, Axie Sensei here. At itutuloy lang natin yung naudlot nating pag-explain last time. No? So, nung nakaraan, in-explain natin ay yung runes. Okay? And then, ngayon, itutuloy lang natin, charms naman tayo. Okay? Madako na tayo sa ating topic. So, yung first muna, meron tayong neutral charms na tinatawag. Nakapaloob dito, Black Sage, Scanner, Blessing, Scotch Tape, Energy Drink, guys. Okay, so yung mga nandito ay may mga pagbabago lang, no? Or yung mga na-adjust, okay? And then yung mga, rework. Okay, so mapunta na tayo dun. Unang-una dyan, yung ating Black Sage, no? Neutral Rare Charm. Alter Single Attack Card. So, yung ibig sabihin ng Alter Single Attack cards, sa single attack cards mo lang siya pwedeng mailagay, okay, itong Black Sage natin. At meron siyang additional dito, meron siyang dispel, okay, naglalagay siya ng, meron siyang dispel, okay, doon sa charm na to. So kapag ka nilagay mo to sa card, magkakaroon na ng dispel effect, okay, yung card na yon. Pero, mababawasan ka naman ng 20% base stats, okay, ng cards mo, okay, so masakit din yon. So, mahina siya, no? May kapalit siya na 20% base stats. Sa bagay, rare lang naman to. So, okay lang naman siguro yun. At ang anti-dispel pala natin, ang ginagawa ng dispel natin ay nagtatanggal ng random buff, okay, sa kalaban ng up to 3 turns or 3 stacks. Okay, sana malinaw yun. Black Sage natin. And then, meron tayong scanner. Okay, neutral rare charm din to. Alter single attack, the same lang din. So, sa attack cards mo lang siya pwedeng mailagay. Yung add niya ay remove one secret naman to. So, yung kanina, mayroong dispel, ito naman ay remove. Okay, so, halos parehas lang pero magkaiba sila ng effect. Okay, then, meron ka ring base stats naman dito na minus 20%. Okay, so, remove one secret. So, ibig sabihin nun, magtatanggal ka, okay, ng isang secret sa kalaban. Okay, so, alam nyo naman na siguro yun, no? Okay, madako na tayo sa ating blessings. Neutral rare charm din to. At nga pala, no, sa mga bago dyan, no, kung ano ba yung rarity na tinatawag. So meron tayong, ilan ba yung rarity natin sa game? So common, may common pa ba? Check na natin. Baka mamaya tinanggal na yun, no? Wait lang, check natin dito. Meron, ito, rarity. So meron tayong common. Yung pinaka common, syempre rare. Okay, medyo rare. Medyo rare, no. And then epic, okay, medyo epic. And then meron tayong mystic. So yung pinaka mahirap na kunin at saka by rarity mas malakas, no. Ang ibig sabihin nito. So yung common, kung naglalaro kayo ng mga RPG games o role-played games, no? Alam nyo naman siguro to na yung pinagkaiba ng common, rare, epic, mystic. So yung common, madali lang makuha to, di ba? Common nga siya, eh. Yung rare, medyo mahirap makuha. And then epic, yun, mas mahirap makuha. Tsaka yung mystic, ayun yung pinakamahirap na kunin. Okay, sana malinaw yung yung rarity ni sa inyo, no? Alright, sana tayo, blessings na tayo. Same pa rin naman to ng mga nauna, no? Ang blessings lang natin ay naglalagay lang siya ng meron siyang remove one curse na effects. Okay, so nagtatanggal siya ng mga curse cards, okay, sa ating deck. It's either a draw pile, discard pile, tsaka on hand deck. Tsaka meron din siyang minus 20% stats, no? Minus 20% card based stats. Okay, next. Ito, scotch tape natin, may nakalagay adjusted. Okay, so dati, yung scotch tape natin, itong PP ay potential points, okay, itong PP natin. So napansin nyo, madako muna tayo sa ito, Axie natin, no. So check natin sa test server para ma-explain ko ng malinaw, no. So check natin tong Axie ko na to. Okay, so nakita nyo, ito yung pinakababa, ito yon potential points, yung PP na yon. Okay, so meron tayong potential points na sa plant na 13 and then 2 sa bug. Okay, ito yung potential points na tinatawag, no. Okay, so madako na tayo doon sa ating scotch tape. Potential point cost increase to 5. So dati ay 4 lang to dati. So na-nerf, no? Dinagdagan nila ng potential points yung scotch tape natin. Okay, so check nga natin yung rarity ng scotch tape natin kung the same pa rin last time. Baka nagbago, eh, no?
check lang natin. Collection. Punta tayo ng saan ba makikita yon? Scotch tape. Neutral din naman yun, no? Ayun, epic pa rin, no? Okay, epic pa rin yung scotch tape natin. Wala namang nabago. Yung lang, ano, yung potential points niya lang yung ginalaw. So, ginawang 5. Okay, next na tayo. Meron tayong energy drink. Adjusted din nakalagay. Same din. Power, ay, potential points din ang dinagdagan, no? Okay, so 5 din. Parehas lang. So, dati ay 4 to. Epic rarity. Okay, nabago rin to yung rarity niya. Dati ay rare. Itong energy drink S natin. Ngayon ay naging epic na siya. Okay, and then meron siyang bonus damage increase. Up to 20%. Okay, at dati 15% lang siya. So, nabuff ng 5% yung drink S natin. Pero naging epic naman. No? Tapos dinagdagan pa yung potential point. Cost, okay, to 5 na. Okay, next na tayo. Old class charms naman to. Meron tayong paralyzing jelly, flamingo hammer, lazy snail, red sage, hidden razor, reptiles energy drink, at saka viper's venom. Okay. So dito na tayo sa ating paralyzing jelly. Okay, adjusted yung nakalagay dito. Okay, and then tatlo na sila. Ay, apat. Pinagsama-sama na talaga eh, no? So nakita nyo, meron tayo rito yung paralyzing jelly, flamingo hammer, lazy snail, tsaka red sage. Okay, pinagsama-sama na yung apat na to. Okay, so dati yung potential point cost nito ay 5, ginawa ng 4. Okay, so nabuff naman to, no? Binawasan excuse me, binawasan nila yung potential points naman ng mga to. Okay, yung mga mystic to, yung alam ko. Oh, mystic talaga tong mga to. Okay, itong snail shell na naglalagay ng goo, itong paralyzing jellyfish na naglalagay ng curse card, no, na jinx, tsaka itong flamingo natin naglalagay ng weak debuff, tsaka ito namang red sage natin ay ano ba ang ginagawa ng red sage natin, dispel. Okay, nagde-dispel to. Okay, tsaka meron siyang plus 20%, no, na bonus stats ng cards. Okay, so hindi ako nagkakamali, no, so kabisado pa naman natin yun. Binawasan lang, no, yung ano nila, yung potential points nila. So dati 5 sila, ngayon 4 na. So mas marami ka nang pwedeng equip, no, na mga mystic ano at charm ngayon, no, na by classes, ha. Mas matipid kasi yung ano eh, mas matipid yung by classes na mystic charms, no, kumpara doon sa hindi siya class related na charm. Katulad nung ano, nung yung kanina, yung scotch tape natin, which is kumakain siya ng 5 potential points pero epic lang siya, di ba? Ay, epic siya pero ano siya, neutral, okay? Neutral charms siya, no, mas magastos. So ito, mystic tong mga to pero nagkukonsume lang siya ng 4, okay? Potential points ngayon, okay? Na buff, mas maganda, mas marami ka nang pwedeng equip sa Axie mo. Okay, next na tayo. Meron tayong hidden razor, rework to. Potential point cost reduce. Okay, na-reduce din to. Maganda to. Ay, dati ay 5 siya, potential points. Ngayon, 4 na lang. Alter attack card. So, ibig sabihin, pang attack cards lang pwedeng gamitin. Okay? Itong Razor, it's either AOE or single target or random or multi-hit. Ay, hindi pala. Tama, multi-hit or random hit. Basta, attack cards yung card na yun. Okay? So, pwede mo siyang ilagay itong Hidden Razor natin. If the target has more than 4 bleed, 4 bleed turns, apply 1 grievous wound. Otherwise, apply bleed for 2 turns. Okay, so, eto naman, meron siyang nakalagay dito na additional to eh, no? Itong effect niya na to. If the target has more than 4 bleed, so ibig sabihin kapag ka more than 4, mas marami ng 4 pataas yung bleed niya, magkakaroon siya ng isang grievous wound. Otherwise, kung wala naman siyang 4 bleed pataas, maglalagay lang siya ng 2 bleed. Ay, isang bleed lang pala, no? Isang bleed for 2 turns naman yon nakalagay dito. Okay, sana malinaw yon. At meron tayong reptiles energy drink. Okay naman. Ito naman ay HP loss reduce. Adjusted nakalagay. HP loss reduce to 15. Okay, dati ay 20 to. Blood spikes gain increase. Tinasan naman itong ano niya, blood spike niya. Ngayon ay 6 na, dati ay 5. Okay.
Viper's Venom, adjusted din. Bonus 1 poison if the targets have less than 15 poison stacks was if the target dati, if the targets did not have poison dati yun ha. Kapag ka walang poison yung kalaban, maglalagay siya ng isang bonus na poison. Okay, so ngayon, yung condition niya, maglalagay siya ng isang poison kung yung target niya ay less than 15 poison stack. So, mababa sa 15, okay? Maglalagay siya ng isang bonus poison sa kanyang target. Okay, dati ay wala, no? Kapag ka wala, saka lang malalagyan, no? Yun yung condition niya, adjusted. At eto na yung mga bago nating charms. Okay, new class charms. So eto, puro bago to. Tidal Wave, Mad Moon, Wind Badge, Horn Drill, Oak Bud, Acid Spray. Okay, dako na tayo dun. Una dyan, meron tayong Tidal Wave. Okay, Aqua Mystic Charm. Okay, 4 potential points naman to. Itong Tidal Wave natin. Mystic Charm to ng Aqua. Okay, Alter Single Attack Cards. Pang attack cards lang to. Pwede mong equip itong Tidal Wave na to. This card deals 20% splash damage. Okay. Splash damage deal damage to all other target based damage on the damage on the main target. Okay, so kung ilan yung naidulot mong damage, okay, doon sa card na yun, kukuha siya ng 20%, okay, doon sa na-dealt mong damage. Tapos yung 20% na yun, yun yung magiging damage niya to all enemy naman, no? Kasi nakalagay dito, ano yun? All other targets, ha? Deal damage to all other targets based on damage on the main target. So, ang ibig niyang sabihin, sa kasama niya siguro, no? Deal damage to all other targets. Okay, so yung kasama niya pa. So, hindi nakasama tong tinarget niya, no? Yung main target niya kasi single and lang to, single attack lang to, eh. Okay, sana nakuha nyo, no? Parang magulo pa rin, no? So, check natin sa, ano? Check natin sa test server tong ano natin, Tidal Wave natin. Punta tayong aquatic. Ato. Okay, aquatic. Nakalagay dito ay yung splash damage niya. Yung meaning ng splash damage ay deal damage to all other targets. Ha? Huh? Deal damage to all other targets based on the damage on the main target. So, yun nga. Okay. So, hindi siya sinama dun, no? Yung tinarget mo na magkakaroon pa siya ng 20% damage doon sa pinaka-target mo. O, paano ba explain ito? Parang gulo, ha? Okay, sige. Ano natin ulit? Ulitin natin, no? So, itong Tidal Wave, example, punta na tayo dun sa ano natin. For example, no? Ano bang pinaka-the best na ano? Example. For example, yung ano natin na lang. Yung risky fish na lang natin, okay? Nilagyan mo ng Tidal Wave na charm. Okay, so meron kang halimbawa, ah. Halimbawa lang to. Halimbawa, meron kang 100 na damage coming from risky fish. Okay, so ginamit mo yon sa kalaban. Halimbawa, sa gitna, okay? Paanong naging gitna, no? So, sa unahan na lang, okay? Para hindi kayo makonfuse, no? Sa unahan na lang, ginamit mo sa unahang axie ng kalaban. So, nakapag-damage ka ng 100 damage, okay? Ngayon, mag-i-effect na yung effect ng Tidal Wave na kukuha siya ng 20% doon. So, magkano yung 20% na? 100. So, 20. O, yun yung mag-i-splash damage sa kalaban. Okay, sa mid lane tsaka sa back lane. So, madadamage yan pa sila ng 20 damage. Okay. Yun yung ibig sabihin ng Tidal Wave natin. So, yun. Sana malinaw, no? Okay, next na tayo. Mad Moon naman tayo. Mystic Charm naman itong Mad Moon natin. 4 potential points din. Alter attack cards, same lang, no? Sa attack cards mo lang siya pwedeng ilagay. Okay, so nga pala, no? Wait lang. Alter single attack card. So, pwede mo rin gamitan ng Tidal Wave yung mga syempre, yung ano natin syempre, mga multi-hit, okay? Attack cards natin. Like Tri-Feather, Air Wing, okay? Air Breathing, Wing Horn, ano pa ba? Feather Fan, o, di ba? Kukuha ulit siya doon sa pinaka-base damage mo ng 20%. Yun lang yung magiging conversion niya ron. Okay, so sa Mad Moon na tayo. Okay, this card can't generate energy. So, hindi siya pwedeng mag-generate ng energy fragments. Okay, itong Mad Moon natin. Pag nilagyan mo
ng Mad Moon yung card na yun. Hindi siya pwede makapag-generate ng energy fragments. Yung card base stats niya ay attack plus 25%. Okay, yung card na yun plus 25% bonus damage. Okay, itong Mad Moon natin. So, malakas, no? Pambihira. Hindi ka makakapag-gain ng energy fragment. Tapos, yung balik niya naman, plus 25%. Okay, base attack naman yung card na yun. So, malakas to. Itong Mad Moon natin. Okay. I-paired mo to sa ano, ba diba? Sa, saan ba? Sa Nutcracker, ba diba? Na max cap, okay, 120. Magkano yung 25% ng ano, 120. Oh, so, kayo na bahala dun. Okay, so malakas tong Mad Moon natin, no? 4 potential points lang siya. Okay, so another, ano naman to? Another meta na naman coming from Beast. Okay, Beast class. Okay, so hindi na sila, ano, no? Hindi na sila natigil, no? Sa pag, ano, sa Beast natin. So, puro Beast yung highlight, okay? Okay, malakas tong Mad Moon natin. Next na tayo. Wind Badge naman tayo. So, sa Bird naman tayo. Bird Mystic Charm for 4 potential points din. Alter single attack, same din, sa attack cards mo lang siya pwedeng ilagay. Deal 40% damage to another random target. Pambihira, 40%. Grabe tong win badge natin ng bird. Pambihira, para ka nang nagano, para ka nang nag pure reform, no? Kasi 50% yung pure reform, 'di ba? So ito 40%, so 10% na lang. Para ka nang naka-pure. So yung pwede mong lagyan nun, single attack cards lang, okay? So pwede mo siyang ilagay sa ano, no? The last one, no? Kasi nasakit nun, eh. Tingnan natin yung the last one natin. Check natin sa ating cards. Collection, cards, bird. Ah, ano pala, cards pala tayo, bird. Saan na ba yung, sa tail yun, no? Okay, sa tail. Check natin. Ito, magdi-deal siya ng 25, 66, 70, 80. So, 90, no? 90 tong the last one natin, plus 40%. Okay, ng 90, magkano yun? Tapos, additional pa yung ano, runes niya. Okay, meron pa siyang damage dun sa runes. So, diba? Grabe to, ah. Sasabog ka rito pag tinamaan ka nitong may ano, may win badge na charm. No, dun sa card na yun, kung saan man nila nilagay. Okay, so paldo-paldo na to, ah. Yung mga bird, tsaka ano natin, ah. Beast natin. So, meron tayong horn drill naman. Okay, bug naman to, na mystic charm. 4 potential points. Okay, attack cards din to. Pwede mo lang siyang, pwede mo lang lagyan. Discard 1 random card from your opponent's hand. Or, draw pile. Okay, so... So, nagdi-discard tong ano, no? Kapag ka naglagay ka ng horn drill na charm sa attack cards mo, no? Sa mga bug cards, magdi-discard siya ng isang random na card from your opponent. Draw pile, okay? So, sa draw pile siya kukuha, no? Ng isang random na madi-discard mo. So, hindi ka makakapili doon, random na magdi-discard lang sa draw pile ng kalaban. Excuse me, sa draw pile ng kalaban. Okay, next. Oak bud naman tayo. Plant naman to, mystic charm ng plant. For potential points din. Attack cards din. And shield cards yung pwede mong paglagyan. Okay. Shield cards, heal the target equal to 30% of the shield granted. And then, kapag attack naman yung nilagyan nyo, attack cards heal the owner equal to the 30% of unblock damage. Okay, so, nag-i-steal siya, no? Kapag attack cards naman yung ginamit nyo, na may itong awkward na charm, okay, nalagay siya sa attack cards, ang mangyayari, para siyang magiging pirana, no? Yung overall dealt damage na nagawa nyo, ano yun, 30% nun, mai-steal nyo, no? Mag-heal kayo, okay? Tapos, another damage pa yun sa kalaban kasi may steal nyo yun, yung buhay niya. 30% nun. Okay, so kapag ka-shield naman yung ginamit mo, 30% nun, magiging ano, magiging heal, okay? So, nakalagay dito, shield cards heal the target equal to 30% of the shield granted. So, kapag ka meron kang 100 shield coming from the card, no, na may okbad, magkakaroon ka ng 30, okay? Magkakaroon ka ng 30 heal coming from the card na yon.
O isa sana malinaw, no? So dalawa, shield cards or attack cards, no? Yung pwede mong paglagyan nito. Okay, next na tayo. Acid spray naman tayo. Reptile mystic charm naman to, 4 potential points. Altered debuff card. So sa debuff card mo lang siya pwedeng ilagay, ganun. Oo. Altered debuff card, okay. Apply for poison per energy cost. Okay. 2-1 random enemy Axie. Apply for poor poison per energy cost to a random enemy. Debuff card. Cards that apply debuff. Debuff cards. Ah, okay. Yung mga cards lang na naglalagay ng ano, ng debuff, like poison, di ba? Naglalagay siya ng debuff. Yung ano, yung small frill, okay, yung green thorns, okay, yung ano pa ba? Grass snake. Cupid, okay, kasi naglalagay ng ano yun, naglalagay ng weak yun eh. So debuff din naman yung weak, di ba? So counted yun, yung mga ganun, like Cupid, no? So every time na ano, gagamitin mo yung card na yun, mag-a-apply ka ng 4 na poison per energy cost to a random enemy Axie. Okay, so sana malinaw yun. So kung halimbawa, ano ba yung ano natin, mga 2 energy cost na naglalagay ng ano, debuff, meron ba? Like sandal, no? Naglalagay ba ng debuff yung sandal? Ay, parang hindi na, no? Iba na kasi yung ano niya ngayon. Ano ba yung 2 cards natin na naglalagay ng ano? So ano lang, example na lang natin, meron, no? Kapag ka merong ganong cards na naglalagay ng debuff sa kalaban na 2 energy cost, so ito madodoble to, no? Magiging 8 na yon, kasi per ano eh, per energy cost 4 na poison yung pwede mo ilagay, no? Sa random enemy Axie naman. Okay, next na tayo. So wala nang next. Okay, yun, natapos din natin, mga kaibigan, no? So sana install nyo. Okay, ang pinakamagandang gawin, install nyo yung ano, itong test server natin. So paano to na-install? Yung ginawa ko yata dito ay nag-email ako sa kanila, no? Kasi may ano to eh, para makapasok ka, no, sa kanilang ano, test server, parang may email na registration ka pang gagawin. So hindi ko ano yun, hindi ko na natandaan kasi matagal na rin eh, no? So kung meron kayo, take note na itong commands, okay? Para magamit nyo yung mga runes and charms ng season 3 natin, itong commands, click nyo, then unlock all items, and then unlock all nodes. Okay, so pwede nyo na silang i-test dito. Okay, so kanina, nagtitest ako kanina. Itong plant ko, okay, nakita nyo yung plant na to. Puro attack card siya, di ba? Mosquito, Airwing, Parasite, Cupid, tsaka Swallow. So nilagyan ko siya ng Miracle Leaf, na which is kapag ka meron kang leaf na 5 pataas, magkakaroon ka ng 20% bonus damage. Okay, so kaya ko siya ano, kinombuhan na ito, no? Tinest ko lang kanina. So gumana naman, no? Malakas naman siya. Pero hindi siya ganun kalakas ng ano, ng ano, syempre, ng beast. Okay, and then ng bird. Kasi kapag ka yung beast, papanggap na bird, mamamaximize mo yung paggamit sa feather na ano, na buff. Plus, yung rage na buff. So, dalawa yung mapapakinabangan mo, no? Yung nagpapanggap na bird, pero beast siya. So, yun naman. Okay, yun na naman yung magiging ano, meta. Panigurado ako. So, wag na kayong mag-ano pa, no? Doon din tayo papunta. Pero hindi natin alam, okay? Malay nyo, may magawa silang mga composition na pang-counter, no? Sa mga high dealer damage, no? Like beast na naka endless anger, na which is ang lalakas ng damage nila, no? Like nung Airwing, okay? Hindi pa rin naman namamatay yung Airwing natin. Ang lakas pa rin ng damage niya. Kasi pwede pa siyang mag-multiply, no? Yung mga damage niya using ano, yung feather nga, no? Pagka na-maximize nila yung paggamit ng feather. Kasi may feather bonus damage yun, eh, nag-i-stack ng nag-i-stack. Okay, plus may rage pa, di ba? So yung isang rage ngayon ay 2 na lang, no? Yung bonus damage pa. Tama ba? Check nga natin. Saan ba pwede makita yun? Nandito yun eh. Punta tayo ng... Wait lang ah. Punta tayo ng... Para makita natin dito yung beast na ano. Endless Anger yung puntahan natin kasi nandun yung ano niya eh. Yung rage eh. Endless Anger. Endless Anger.
rage gain per turn increase to 2. Okay, dalawa na. Okay, yung endless anger natin sa season 3. Dalawa na yung magigain mo at the start of the turn. Every start of the turn, may magigain kang dalawang rage. So, dati isa lang. Tapos, yung rage naman, ang equivalent damage ng rage natin, yung isang rage stack natin, meron siyang dalawang damage na lang, okay, ngayong season 3. Dati ay 3 damage. Okay, so malakas pa rin to. Ito na naman yung ano no, makikita na naman natin sa high tier, okay, na rank. Itong endless anger na to. Okay, so i-check natin no, kasi panigurado mag-a-adjust sila dito. Okay, hindi pa naman nila na-deploy to eh sa original server natin no. So i-check natin no. I-check natin. So sana mailagay muna nila sa ano original server no. So makapag-balance man lang muna sila doon kasi sa totoo lang konti lang yung nakakapaglaro o nakakapag-access nitong beta server natin. Hindi naman pwede sa ano to eh sa cellphone no. Alam ko ah, hindi siya pwede sa cellphone. So pang PC lang tong alam ko itong beta server na to. So kung meron man no, nakakaalam na pwede siya sa cellphone itong beta server, comment down niyo na lang ano, correct me if I'm wrong na lang. Yun lang kasi ang ano ko para ma-test talaga siya ano, makakuha talaga ng data yung mga developer no. O makakuha sila ng magandang feedback kasi maraming naglalaro sa original server natin. Doon talaga nila matetest ng ano ng kung okay ba talaga yung nilagay nilang update dito sa test server. Pwede na lang ilipat muna no sa original server natin. Okay lang naman na wag muna silang magmadali no sa kasi yung season 3 nandiyan lang naman yan eh no, hindi naman ano yan. Mas pangit kasi na mag-deploy sila ng ano itong ganito, nang daming na bago sa cards, ang daming na bago sa runes, ang daming na bago, may mga nadagdag. So ang dami nito. Hindi kayang ano to. Hindi kayang nguyain no ng player ng ganun lang, okay? Sana nagets niyo yung gusto kong ano no. Gusto kong ipaliwanag, gusto kong i-ano, na hindi natin kaagad-agad maano, mangunguya, okay? Na example, hindi natin kayang nguyain yan ng lahat-lahat. Okay, yung nangyaring update, okay, sa cards, sa parts, okay. Tapos sa runes naman ngayon. So, sana unti-untiin lang nila, no? Huwag silang magmadali, okay? Huwag sana nilang, anuhan, yung game, okay? So, sana i-protect nila yung game, no? Mas maganda naman maglabas sila ng ano ng mas stable version. Okay na walang bug, okay. Unlike dati nung season 1, 'di ba, yung rage, hindi nila inayos 'yun ng isang buong ano 'yun ha. Dalawa yata. Okay, dalawang buwan 'yun na yung rage na puro rage na lang, okay, yun nandoon sa leaderboard. Okay, so sana hindi mangyari 'yun, no, kasi ang pangit talaga nung nangyari 'yun. So muntik ko nang ibeta yung mga Axie ko dahil doon eh. So sana wag mangyari yun, no? Sana magano sila. Slowly but surely, no? Yung gusto kong i-ano, iparating sa mga devs. Mas maigi na i-test muna natin sa original server natin. Kasi mas, ano eh, mas maraming naglalaro dun kumpara sa test server natin. So kahit isang linggo lang, okay, deploy nila sa ano natin, original server natin. Okay na yun. Okay, so medyo napahaba tayo ron, ha? May sakit yata tayo ng ano, ha? Nandamdamin sa ano ha, sa developer, wala naman no, mga kaibigan. So sinasabi lang natin yung syempre yung ano natin, personal opinion natin. Okay, so yun lang, dun lang siguro ako, mga kaibigan, at magte-test pa sana ako. Okay, magte-test pa sana ako ng team katulad ng ginagawa ko kanina. Yan no, may mga na-test na ako. Tsaka nakita nyo no, karagdagan pala dito sa arena. Eto, meron tayong blitz na tinatawag, no? Hindi ko alam kung ano to. Unranked trial mode with 20 seconds timer. No reward. Unranked trial mode with 20 seconds timer. No reward. So, check nga natin to. Kung ano tong blitz na tinatawag. Ano kaya tong blitz, no? Naano ko rito, eh. Eto, meron na. Okay, go first tayo. Ano kaya tong blitz na to? Ano yung mechanics nito dito? I'll go first. Okay, so 20 seconds lang. Okay. 20 seconds. 20 seconds lang yung ano. 20 seconds lang yung timer, no?
doon sa ano, 'di ba kalimitan 60 ba to? O 60 to, 60 seconds to. So ngayon 20 na lang yung blitz kaya mas madali. So check. Ano to, ah, mas maganda to. Okay, gumamit siya doon ng Goda and then a razor bite. So napaaring na pa tayo, ah. So tapusin lang natin to siguro, no. Oh, may kalaban tayo na naka ano ba, naka pangolin. Naka dominant predator tas brutal fang. Okay, lagay tayo ng hollow tas lagyan natin ng gray volant, no. Okay. So yun nga, 20 seconds lang. So ang bilis. Okay, di nakita nyo, di ba ang bilis ng galaw namin? 20 seconds lang kasi siya. So kapag ka ganito yung ginawa sa higher rank, pwede, di ba? Kasi mga pro na yun nandun, eh. So hindi na maubos yung oras mo. So ang bilis, oh. Okay, gamit tayo ng ito, Rosebud sa ating mid lane. Zigzag, tapos ganto, tapos swallow. Yan. Medyo namamalat na tayo. So ang bilis, no? Grabe. Fast pace yung nangyari, ha. Okay, gumamit siya ng chubby and then na yan. So gamitan natin ito mamaya ng cucumber slice, no? Meron tayong nilagay na red sage sa ating cucumber slice. So matatanggal natin ito, maano natin. Okay, so una muna, ito muna, airwing muna tayo, no. Oh, nakita niyo 'yon, 52, 'di ba? Okay, cucumber slice and then walang ano yung cucumber slice ko sa kabila. Isa pang cucumber slice. Okay, tanggal na yung bleed natin. Okay, gumamit siya ng little piece doon. And then risky beast, tapos runin. Ito pa yung gagawin mo, kaibigan. Wala na. So earwing ulit tayo. Bam, 56, nakita nyo yun. Tapos lagay tayo na ito sa harap. Tapos itong Bidens. Yan. So hindi naman typical na normal lang tong kalaban natin, 'di ba? Malakas naman 'to. Okay, gumamit siya doon ng Axie Keys. Tama. And then dual blade. Tapos ano pa king gagamitin mo, kaibigan? Imp yung ginamit niya ron. So hindi niya pa napatay, no? So gumamit na siya ng cotton tail doon. Pero hindi niya naman ginamit na. Naubusan siya ng oras. Ganun. Okay, cucumber slice tayo. Zigzag. And then silence whisper natin yung harap. Gecko natin para matanggal yung aggrievous wound natin sa harap. Ang bilis, pambihira. So sana ganito, no? Sa ano? Ano bang magandang i-suggest? Tiger. Okay, sa tiger pwede na 'to, 'di ba? 20 seconds lang yung timer. Para hindi naman tayo makatulog, no. Okay, so patayin na yung unahan natin. Okay lang 'yan. Ano kayang gagawin natin? Parasite na. Okay, tanggalin natin tong runin niya. Wala na tayong oras, pambihira. Cupid, pambihira, muntik na tayo naubusan ng oras, ha. Okay, so nakita nyo yung damage natin coming from ano, sa likuran natin na may miracle leaf, di ba? Lakas, puro attack cards pa naman tong plant natin na to. Nagpapanggap to, eh. Ginamit nyo ron ay little beast, goda, tapos risky beast. Okay, tingnan nyo, ha, itong earwing natin. Ibanat natin sa kanya. Nakita nyo yun, 61 tsaka 56. Okay. Itong parasite natin na 69, tingnan natin kung magkano yung bawas. 92. Muntik na akong ano, nakakaano lang, nakaka-tense, no? Tense, grabe. Intense yung laban nandito kasi kailangan mong bato agad, eh. So dapat mabilis yung ano mo, reflexes ng utak mo, no, yung neurons mo. Okay, so apat na cards yung binato niya ron. Oops, gecko muna tayo, tanggal ng bleed. Mosquito natin tong harapan. Ay, panalo na tayo. So ang bilis ng blitz. Okay, so sana yun yung gawin nila, no. Maganda yung naginawa nilang yun. Okay, na implementan nila. So dati sa town hall lang to pinag-uusapan, eh.
Okay, so unranked trial mode with 20 seconds timer. So, okay, yun nga. Maganda tong blitz na ginawa nila. Load yan. Goods. Di ba, malakas ng team natin, no? So, puro attack cards yung likuran natin na nilagyan natin ng Miracle Leaf. Okay, so... excuse me. So, comment lang kayo, no? Kung gusto nyong arena tayo. Arena gameplay tayo rito sa test server, no? So, comment nyo lang kung anong team ang gusto natin. Gusto nyong itest. Okay, so... tutuparin natin yan. Promise. Itetest natin kung ano man yung iyan, no? I-suggest nyong team, no? Okay? Sa comment section natin, okay? So, hanggang dyan na lang tayo, mga kaibigan. Sana nakatulong ulit ako. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe para sa marami pang updates, no? Na galing sa ating Axie Infinity gameplay, okay? Tsaka ito nga, yung nangyaring updates. Okay, so salamat ulit. Keep safe always and peace out.